andyan na rin si Daily Netizen. Please accept daw. Okay. At hindi lamang sa Lanang Maritime, kundi kasama rin ang seabed, subsoil, continental, the sound geographical coordinates. Teka, nakita niyo yung sovereignty claim ng PD 1596. It is actually, ay walang ganyan, walang takipan ng mukha. Ano, Daily Netizen, bakit ka may maskara? Walang takipan ng mukha. Walang takipan ng mukha. Ano ko po to? Okay, this is my vlog style. Walang ganyan. Walang takipan ng mukha. Are we good with that? But the other guy is not using his own camera. His own camera. Eh, kilala na ito ng... Kilala ko yung personal. Nakikita ko, nakakainuman ko yan, si Mami Laika personal. Kilala na si Mami Laika ng lahat ng... So, Mr. Rogando Sasset, you cannot continue if I'm gonna use my own mask. Because this is my vlog style. My own followers know me as using this stuff. Okay? Sige. Fine. Oh, tuloy mo, Joey. Getting me in. Tuloy mo, Joey. Okay. Hindi, ganito lang yung issue ko sa inyo, sir. Oh, wait lang, Daily, ano ha? I'll give you your time. This is actually my vlog, no? Ay nang si sir, ng ano pala to, okay. I don't, hindi ko pronoun mo, Mr. Rogando Sasset, because I know that you're biologically male. I'm sorry about that. Ay, wala ano to. Ano po? Oh, anong point mo? Sige, anong point mo, Miss Daily Netizen? Oh, thank you for, that's my pronoun, Miss. And I'm a unicorn as well. Okay, so my only issue with you is that China, in many of its statements, it's, for example, Wait lang, ha? Sorry, Sas. Sure. Can we just finish this until, okay. Until... Mag-meet ka muna, Daily Netizen, at para hindi mag-feel na. Okay. Until dito sa before tayo mag-move on sa next issue. Okay. Okay, thank you. Ayan, nasaan na tayo? Ito, totoo bang na-repeal? Ayan, expansive ang territorial claim ng PD 1596. Sa nagsasabing may sovereignty ang Pilipinas sa buong area na napapaloob sa geographical coordinates ng Section 1, PD 1596, at hindi lamang sa land ang maritime area, kung kasama na rin ang seabed, subsoil, continental margin, and airspace na sakop ng geographical coordinates. Hindi aware ang lawyer ng Pilipinas na si Professor Sands sa PD 1596. Hindi pa niya ito nababasa nang tinanong siya. Kaya sinabi niya na that one I am definitely going to park and come back to until I have the chance to look at the decree. Bakit hindi siya aware? Nasa PD 1596, hindi siya handa. Sa laki ng binayad sa kanya, hindi niya alam ang PD 1596. Yan ang nakakapagtaka. Ang pag-uusap na ito ni Judge Wolfram at Professor Sands ay nasa page 82 to 89 ng final transcript day 1 ng jurisdiction hearing na mababasa dito. Day 2 ng jurisdiction hearing, under Philippine law as a treaty lawfully entered into by the Philippines, UNCLOS is part of the international law and has same status as national legislation. And that means to the extent that PD 1596 might be consistent with UNCLOS. It is to be treated as having been effectively repealed by the Philippines subsequent ratification of UNCLOS under the principle of lex posteriori derogat priori. Yan ang argument niya. Oh my God. Seriously? Oo, tuloy mo. Ang saya-saya ni Sasot. Okay. Andali. Ano yung pronoun na gagamitin ko pala? Magtagalog ka na lang. I'm also part of the LGBTQ community. I don't care. Magtagalog ka na lang. Essentially, okay. Wala kami mga ganong shit dito. Magtagalog ka na lang, Pilipino. Naman tayo na lang eh. Wala namang pronouns sa Tagalog eh. Pang-English lang yan eh. Mm. Walang pronoun dito, pwede kang tawagin bakla, itong baklan to, itong impactang to. Parang ganyan-ganyan, walang ka-artihan. So, sa totoo lang, allergic ako sa mga ganyang ano eh, sa mga ganyan. Nakakaloka yung ano, no? Hindi ko alam ang pronoun mo, pero may suso ako. Parang, ha? Okay. May puki ako. Parang hindi ko alam ang, pero ano to ha, Pero ina-argue nyo na kailangan nyo magtanong ng pronoun because ayaw nyo maka-offend. Pero nakita mo na may puke. Nakita mo na may dede. Unicorn. That's my pronoun. Diba? Anyway, enough of that. Sorry, Daily. Ano ang tawag dito? I do not dwell on those kind of
Oh, nasa ibabaw naman itong daily netizen na ito. Anyway, go. Ito ang problematic. Ang Supreme Court decision ay tungkol sa, wait lang, daily netizen. I'll give you your time, no? Wait lang. But tapusin natin. Tapusin lang natin to. You already heard that I want to finish this before issue 11. Ito ang problematic. Ang Supreme Court decision ay tungkol sa conflict between RA number 6734, ang Tripoli Agreement. For the sake of argument, the Supreme Court discussed kung anong epekto ng Tripoli Agreement kung ito ay internal law. Ang sabi ng Philippine Supreme Court, assuming for the sake of argument, the Tripoli Agreement is a binding treaty or international agreement, it would then constitute part of the law of the land. But as an international law, it would not be superior to RA 6734. At kung ang naanmiendahan na RA 6734 ang Tripoli Agreement, ang Philippine Supreme Court lamang ang makakapag-desisyon kung paano i-resolve ang conflict ng isang local law at ng isang international law. Wala pang Philippine Supreme Court decision na nagresolba ng conflict ng PD 1596 at UNCLOS. Binanggit din ni Professor Sanz ang Philippine Supreme Court decision, Magallona et al. Versus Ermita. Sabi niya, Supreme Court affirmed the constitutionality of 2009 baseline law na nag-classify sa Kalayaan Island Group bilang regime of islands under Article 121 ng UNCLOS. Hindi lang na-repeal ng UNCLOS daw ang PD 1596, kundi na-amyandahan din daw ito ng 2009. Oh my God. Oh my God. So, paano no, yan? Hindi kayo, mayroon tayong rules on how you amend a law. Okay, mababasa. Mayroon tayong rules dyan on how you amend a law. An international treaty cannot amend a law. An existing... That is our lawyer, ha? Oh my God. So, parang namin humina tayo. And we paid 150 million. Yeah, I think you're right. An international treaty cannot amend a domestic law. Okay, so can we proceed with the topic now? Yes. Mababasa ang argumento na ito ni Professor San sa page 3 to 6, pages 3 to 6 ng final transcript day 2 jurisdiction hearing. Ngunit hindi ata naintindihan ni Professor San ang desisyon ng Philippine Supreme Court. Ang issue ay ang adverse effect ng 2009 Philippine Baseline Law sa sovereignty claim ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group under PD 1596. Ang Kalayaan Island Group kasi wala sa loob ng geographic coordinates ng baseline ng Pilipinas kundi nasa labas. Walang sinabi ang Philippine Supreme Court na naamyandahan ng UNCLOS ang PD 1596. Wala rin sinabi ang Philippine Supreme Court na naamyandahan ng 2009 Philippine Baseline Law ang PD 1596. Ang issue ay kung bakit wala pa ang Kalayaan Island Group sa loob ng geographic coordinates ng baseline ng Philippine Archipelago at kung nakakaapekto ba ito sa sovereignty claim ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Ang sagot ng Supreme Court hindi at kaya wala ang Kalayaan Island Group sa loob ng baseline ay dahil malayo na ito sa Philippine Archipelago at kung isasama ito sa loob ng baseline ay hindi ito magiging compatible sa UNCLOS. Ngunit ang pinakamalaking katanungan ay kung bakit sinabi ni Professor Sanz na na-repeal ng UNCLOS ratification. Oh my God. Ang Pilipinas noong 1984, ang PD 1596 ni Presidente Marcos na yung malinaw sa treaty reservation ng Pilipinas ang mga sumusunod ng pinirmahan ng Pilipinas ang UNCLOS. Reservation number 4, such signing shall not in any manner impair or prejudice the sovereignty of the Republic of the Philippines over any territory which it exercises sovereign authority such as the Kalayaan Islands and the waters appertenant thereto. The convention shall not construed as amending in any manner any pertinent laws and the presidential decree or proclamation of the Republic of the Philippines, the government of the Republic of the Philippines, maintains and reserves the right and authority to make any amendments to such law, decrees, or proclamation pursuant to the provision of the Philippine Constitution. Ang mga reservation na ito ay makikita sa UN Treaty Collection website. Ang treaty reservation ay naglilimita sa applicability ng UNCLOS. Okay, take note of this. Ang treaty reservation ay naglilimita ng applicability ng UNCLOS sa bansang nagdeklara ng mga reservation na iyon. Malinaw ang sinabi ng Pilipinas na ang pagpirma niya sa UNCLOS ay hindi nangangahulugan na nag-aamyenda na ang Pilipinas. So basically, doon sa reservation natin, nilimit natin yung applicability ng UNCLOS sa atin. Mm-hmm. At ang PD 1596 ay isang presidential decree. Hindi lahat ng treaty reservations ay legitimate, lalo na kung ang maapektuhan ng reservation ay isang peremptory norm of general international law o ang tinatawag na due cogence. Ito ay ang norms na generally accepted ng mga states at hindi po pwedeng ma-exempt. Iilan lang ang due cogence norms sa international law.
Hanggang ngayon, ang treaty reservation na ito ay hindi pa na-withdraw ng Pilipinas. Hindi rin binanggit ng lawyer ng Pilipinas sa arbitral tribunal ang reservation na ito. Bakit? Ang PD 1596 ni President Marcos eh kiniklaim ang Kalayaan Island Group as a unit. At ang sovereignty claim eh sa buong unit within the geographic coordinates kasama na ang seabed, subsoil, continental margin, and airspace na sakop ng geographical coordinates. Hindi diniscuss sa mainstream media ang epekto ng sinabi ni Professor Sands sa South China Sea Arbitral Tribunal kung ano na ang nangyari sa expansive sovereign claim ng PD 1596. Bakit kaya? Ayaw kaya nilang malaman ng mga Pilipino na dahil sa South China Sea arbitral ruling, eh baka hindi na po pwedeng i-claim ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group as a whole. At dahil dito, maaaring maapektuhan ang expansive sovereignty claims ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group as an entire unit. At pati ang sovereignty claim ng Pilipinas sa airspace over the entire unit ng Kalayaan Island Group ay naapektuhan din ng South China Sea arbitral ruling. So pwedeng gamitin against us yung ruling. Because yun na yung stand mo doon eh. Pwedeng gamitin doon sa expansive claim natin doon sa Kalayaan Group. Kaya nga ang daming nag-aano yan. Kasi bakit mo ano to? Bakit mo to ina-argue ng ganito? Eh ang claim mo doon expansive hanggang airspace nga ang claim ni Marcos eh. Tapos ganoon. Ang claim mo na lang easy. Easy is nothing. Okay. Royal sovereignty. Okay, now I'm going to facilitate this conversation, Daily Netizen. And I would just like to limit of the area that we're going to talk about today. If we're going to discuss the South China Sea issue, there has to be a reference to the the South China Sea Arbitral Tribunal ruling. Okay, and refer to it when we do a claim. We have, especially if you're going to use the South China Sea arbitral ruling, you would have to refer to the text where it came from. Is that okay with you? Are you amenable to that? I'm amenable to that. Handali lang. Okay, thank you. Okay, go. So what is your first concern? Yeah, actually my first concern, and I noticed this sa mga karamihan sa mga DDS, sa mga the third tarts at ng mga pro China, okay? I'm actually typing. Na ang China, for example, yung mga statements nila, yung pinaka-latest statements, for example, yung May 2nd statement na pinublish nila sa kanilang website sa Chinese embassy, yung statements ng kanilang spokesperson si Mao Ning or Ning Mao, I forgot the exact yung name niya. Sovereign territory daw nila. Ang ating easy yung Wangyang daw. Okay? Yung mga yan, yung mga Mischief Reef, yung ating Ayungin Shoal, yung Spratlys Islands, ano pa, ang Scarborough Shoal, sovereign territory daw nila yan. Okay? And they made that claim a number of times, a lot of times in the past. Okay. Both through their own spokesperson and through their own statements na pinalabas sila sa media, but the Dutertards, the DDS, don't say anything about that. They don't chide China. Okay, they're okay with that. They're okay as long as China is airing propaganda, is spreading propaganda na pabor sa mga DDS at against sa Pilipinas. And that's what I don't understand. I don't understand na may hindi double standard eh. It's no standard at all. No standard at all. Okay. So nag-gets na namin. So ang ano mo is galit ka na nag-assert ng territorial claim ang China. Okay. Bakit ka sa amin nagagalit? Eh, go back to the argument of the lawyer, kasi Joey. Sino bang Pilipino rito? Sino bang nagagalit sa... Kayo nga nagagalit sa... We get you already, Nick. Daily Netizen, we understand. Do you want to add other things aside from dun sa assertion mo na nag-bad trip ka? Na hindi na... Wait. We want to understand you completely. So your point is, nakaka-bad trip na yung mga Dutertard na tinutukoy mo, okay, ay hindi nagagalit na nagki-claim ang China ng territorial sovereignty sa mga disputed features ng South China Sea. Tama? Yeah. So okay. Anything you want to add? Because I want you to listen to the answer. Anything you want to add? Yes. Let me add this as well, okay? Hold on. Ayon sa, kasi baka mawala ko to.
ayon sa Permanent Court of Arbitration press release, okay? If you ano, want, para ka, kailangan din tayo sa decision. Okay. Para ka. No, yung press release, okay? Sabi nila, give me the link. Yung press release, give me the link, the ano, share the link, okay. Para makita natin, para makita namin lahat yung point mo. Share it in the private chat, the link. Okay, ito na, na-send ko na. Okay, basahin ko lang, okay? Sabi nila, nasa historic, i-control F mo, historic rights and the 9. Na-discuss na namin yung Daily Netizen eh. Na-discuss na namin yan eh. Joey, paulit-ulit to eh. Go. Ito na. Sabi nila. Daily Netizen, na-discuss na namin ito, yung mga concern mo. Joey, diba, go. Daily Netizen, be honest, nabasa mo ba yung decision mismo? I read some parts, but let me... The answer is only yes or no. Did you read the decision? Yes, I read. Okay. So next question, Daily Netizen. No. Daily Netizen, I will not allow you to continue because you are lying. Have you read paragraph... Ang sabi nito, the tribunal found that it... Daily Netizen, you are reading a press release. The press release is not the decision. You know what? Hindi pa mga naririnig. Pabor actually sa inyo to. Okay? Daily Netizen... You're in no position to say which one favor us or not. Daily Netizen, Daily Netizen, makinig ka. Nabasa mo ba talaga ang decision o hindi? Yes, I read the decision. Okay. Wait. So, kung nabasa mo yan, nabasa mo ba ang paragraph 272? Abigay mo sa akin yung kan kasi wala akong kopya niyan ngayon. So, hindi mo nabasa. Bibigay ko sa'yo. Andito. Okay. Pabasa mo sa kanya, i-project mo, Joey, and Daily Netizen, ikaw mismo ang magbasa ng paragraph. Super daming decision yan. I also read SCRA, okay? I've been to law school. No. Para malinawan ka. Hindi ka kasi malinaw eh. Ano dapat malinaw? Kasi kayo hindi kayo makakaintindi rin. Okay, wait lang. Wait lang, Joey. I actually imposed a rule a while ago, Daily Netizen. Ang pinag-uusapan natin is that if we're going to talk about the dispute in South China Sea and it refers to the decision to the South China Sea arbitral tribunal ruling, I ask you to specifically refer to the document, to the decision itself, because that is what we had been reading here since kanina pang 11. So that is why the press release will not cut it. Okay, the press release and you agreed, right? You agreed. Yes. Press release is not part of the decision. Press release is a press release. It contains a summary of their decision. Actually, mas malinaw pa nga yan. Hindi po kasi yun. Kaling official press release po yun. This is how we know that you read the entire, the entire decision. This is how we know if you read the entire decision. You give us, we have been reading here the decision, paragraphs of the decision. And you're going to come here and give us a press release. That's not fair, Daily Netizen. So that is why it is the first rule that I wanted established. And you agreed a while ago that if we're going to talk about the decision, you point us to the relevant paragraph. Go to the award on merits, paragraph 272. 479 pages not yan. So, ang dami niyan. Okay. Okay. So, Daily Netizen, please read, i-highlight mo, Joey, from finally to South China Sea, yung until in particular. Para alam niya kung anong babasahin niya. Pakibasa ng malinaw, Daily Netizen. Sure. Finally, because the tribunal considers the question of historic rights with respect to maritime areas to be entirely distinct that of the historic rights to land. Naintindihan niyo ba yun? Distinct daw, okay? The tribunal considers it opportune to note that certain claims remain unaffected by this decision. So unaffected daw yung mga certain. Ano yung alam niyo ba kung ano yung mga certain claims? Masahin mo muna. In particular, the tribunal emphasizes that nothing in this award should be understood to comment in any way on China's historic claims to the islands of the South China Sea, which I agree.
Okay? Ano ngayon ang problema mo? Ano ngayon ang problema mo? Ang problema ko ay yung mga Duterte's na hindi rin nagbabasa nitong decision na to. Okay? 470 plus. Okay? No, it's 501. Oh, 501. Okay. Na, yun yung nabasa ko eh. Yun yung nabasa ko eh. Hindi ko na, wala, hindi ko na save yung PDF. Hindi mo nga binasa. So, okay. No, hindi. Na, ang China, they're so, claiming... Daily do you understand what historic claim means sa so, part of China? Daily netizen. What do you understand okay. when you say historic claim of China? Actually, so, I should have... Okay. You claim to understand it eh. Can I answer it? Okay. Yeah. Kasi nakatayad yung historic claims. Nakatayong historic claims nila sa 9 dash line. Yun lang yun. No, that's incorrect. That's incorrect. Yun yun. Oh my God. Daily netizen. Okay. Have you actually... No. Daily netizen. Daily netizen. Yun yung historic claim nila yung 9 dash line. Daily netizen. Explain, what is historic claim? Hindi. Did China send their own legal representative? We're going to react based on your explanation para klaro tayo. What is historic claim of China? Yun nga, nakatayan sa 9 dash line. Sinabi nila mismo yan. They said it a lot of times. Daily netizen, can you please read again the highlighted sentences? Nabasa ko na. Basahin mo na para sa akin. Okay. Pakitagalog. Para maintindihan namin. Kasi baka kami yung bobo at hindi ikaw. Pakitagalog nga kung ibig sabihin nito. Nabasa ko na, di ba? Kung sinasabi niyo na hindi yun tied sa 9 dash line, kayo yung mali. Kasi Daily netizen, paano kami naglo-lawyer? Daily netizen, ito yung desisyon ng arbitral tribunal. Bakit ka sa amin nagagalit? Ito yung nag-send ng legal representative ang China sa PCA. Did you even know that? Daily netizen, wala ka na sa ulo. Nandito tayo sa desisyon. Wala pa pupuntahan to sa baklan to. Mahirap kausap to. Next, naiintindihan mo ba ibig sabihin? Hindi nakakaintindi kasi nga kayo hindi nyo alam na yung historic claim ng China ay nakadikit sa 9 dash line. China mismo okay, nagsabi nyo. Okay, so ngayon, nakadikit sa 9 dash line. So anong sabi dito? Anong sabi dito? Hindi mo alam eh. You don't even know. Sasakyan namin yung trip mo. O, balik tayo doon sa sentence. Sabi, in particular, the tribunal emphasizes that nothing in this award should be understood to comment in any way on China's historic claim, which is tied to the non-dash line of China. Yun yung sinabi mo, di ba? To the islands of the South China Sea. Now, explain! Anong ibig sabihin? Pakitagalog yung sentence. It should be understood. Pakitagalog, daily netizen. Nakakatawa. Okay, in particular. Wait. Daily netizen, I'm going to give you time. Okay? But, you know, you have to give a certain level of, cordiality here. Okay? Sinakyan kita. Pinagbigyan kita dun sa argument mo. I ask you, what is the historic claim of China? And you said, historic claim is the one that is tied with the dash line. Correct. Daily netizen, wait lang. Listen muna. Hindi ka nakikinig. Yan yung problem eh. Okay. I ask you, what is the historic claim? And then you said, what did you say? One dash line. Okay, 9-9. Okay, so we're going to understand this sentence. Wait muna! Ano ba yan? So I'm going to understand this sentence based on your understanding. Can you please listen? Ibabar mo na yung baklang yan. Promise. Ay, go. Latay mapapala dyan. I'm talking to a 7-year-old. Can you not follow instruction? Ano ba yan? Yung instruction yung malabo actually. Are you ready to listen or not?
Daily Netizen. Okay. So I asked you what is the meaning of historic claim, and you said that it is tied with the 9-line. So we're going to read again the paragraph in accordance to your understanding of the historic claim. In particular, the tribunal emphasizes that nothing in this award should be understood to comment in any way on China's historic claim, which is according to you is tied with the 9-line to the island of the South China Sea. So what does that mean? Okay, wait. Ang tinatanong namin sa'yo, and if I'm going to give you the floor, I want you to answer responsively. Okay? If you're not going to answer responsively, I am going to drop you here. Okay. Okay? Bakit Tagalog? Yung sentence na yan. Gusto niyo sagot eh. Okay, sa Tagalog yung ganito sa inyo. In particular, the tribunal, ini-emphasize ng tribunal na wala dito sa award na to ang dapat yung understood, yung magpapa-understood sa atin. Okay? Nagko-comment sila or na they are making comments in any way sa China's historic claims. Yun lang yun. To the islands. Okay. So, itong decision na to, very good. Okay, we're on the same page. Thank you. Okay. Very good. I don't know why that is controversial. I don't know why you're focusing on that. Okay, so ano ngayon ang issue mo? Yung issue ko is, sinabi mo kanina, hindi tied sa 9-line. Yes, because I know the history. Let me explain why I'm saying that. Have you actually studied the history of the 9-line? I don't have to study that. I just listened to China. Okay, thank you. So you did not study. You did not as well. Can you please give me the history? Okay, no. Daily Netizen. Give me. I'm sorry. No. Wait. Daily Netizen, do you know that Taiwan is an official source? Sandali nga, makinig ka muna. Ito na nga, tinatanong nga kita kung alam mo to eh. Para ibibigay ko sa iyo, di ba? Hindi mo sinasagot kasi hindi mo rin naiintindihan. Ito na, sinasagot na, Daily Netizen. Do not interject kasi, unnecessarily. Ang problema kasi, Daily Netizen, you interject, pero wala namang ano eh. Wala kang binibigay na point eh. Okay, Daily Netizen. Of course, you know for a fact that Taiwan and Beijing has the same claim, correct? No. Taiwan is independent. And I agree with that. Oh my God. I think we are talking to an idiot here. I think we are done for the night. No, because you are pro-China. Taiwan is claiming independence. No, you are an idiot, Daily Netizen. Idiot. Idiot siya. Una sabi niya, hindi niya alam. Nasa backstage ka na, Daily Netizen. No one's listening to you. Certain claims you are an idiot for you to say that Taiwan is independent state. Diyos ko po naman, putang inang kabobohan yan. Yan yung problema sa atin eh. No one is listening to you, Daily Netizen. Kahit magsisisigaw ka dyan, no one's listening to you. Putang ina. Sabi niya, and you didn't study. Tama mo pala. Sinayang mo namin. Nakakalokin ko. You also did not study the 9-line. How can you tell me that I didn't study that? Saka may sinabi siya na ano, natuwan-tuwa daw tayo kapag yung mga DDS, tuwan-tuwa, pero kapag may propaganda yung China para sa DDS, parang, ano propaganda ng China? Ano propaganda ng China for the DDS? Diyos ko, Daily Netizen, you are tanga for the following reasons. Ang ano mo lang, ang bala mo lang, may accent ka. Yun lang! You did not read the decision, which we have been reading here since 11 p.m. Okay? You are going to give us a press release tapos kami binabasa namin per paragraph. Yung mga desisyon. Okay? Pagkatapos, yung first insult mo pa, Duterte, ikaw ang baliw! Napakatanga mo! Ang hirit mo sa amin, you can identify the paragraph that you'll be relating to sa mga arguments mo pagdating dun sa South China Sea issue. Were you able to do that? No. We refer you to the 272, paragraph 272. You are claiming na
nalulungkot ka, natahimik kami dahil may claim ang South China Sea tungkol sa soberanya, so territorial sovereignty, at di kami nagsasalita. The reason why we showed this to you because the decision itself did not talk about it. At hindi na ito yan. And ano nga yung sinabi ng lawyer ng Pilipinas diyan? Can you go to the paragraph sa jurisdiction and administrability? Ano bang paragraph? 153. That's paragraph 153. Diyos ko, kung irerecontent mo to, ang tao dito, nakakahiya ka. And tama lang na tinakpan mo yung mukha mo kasi nakakahiya ka. Wow, ayan, yung lawyer, iba, ang linaw-linaw dyan, ang stand ng Pilipinas. The tribunal might consider the Philippine submission could be understood to relate to sovereignty if it were convinced that either the resolution of the Philippines claims would require tribunal to first render decision on sovereignty either expressly or entirely, or the actual objective of the Philippines claim was to advance its position in the party's dispute over sovereignty. Ngayon, ikaw, daily netizen, kainin mo tong putang inang sentence na to. Neither of these situations, however, is the case! Diyos ko, napakatanga mo. Yan yung problema sa atin eh. Ba't hindi mo na nga sinabi doon na in whatever claim, hindi mo siya pwedeng gamitin. O kasabi, kahit sabi mo 9 dash line yan o 15 dash line yan. Ito yung nakakaloka. Nagagalit siya na tayo, hindi tayo umiiyak sa claim ng South China Sea. The arbitral the South China Sea arbitral ruling is not talking about sovereignty at all. Eh, ano, ba't ka nagagalit sa amin? Well, ano pa sinabi dyan? The Philippines? The Philippines has not asked the tribunal to rule on sovereignty and indeed has expressly and repeatedly requested the tribunal refrain from so doing. Ba't ka nagagalit sa amin? Bakit sa amin ka nagagalit, ang putang ina ka? Nakakaloka, di ba? I'm so sorry. You know, had you been nice, daily netizen, we can continue to argue eh. Kasi ang problema, bastos ka na nga, bobo ka pa. Oo, bastos na nga eh. Wala pa lang bastos na. Okay ka lang kasi na bobo ka eh. Tapos magalang ka. Okay lang yun, isishare ko yung platform ko sa'yo. Pero yung tanga ka na nga, tas bastos ka pa, sobra-sobra naman yun. Marami pang mako-curious doon sa page mo dahil umakit ka dito, tangina mo ka. Naghahanap lang ng clout, no? So, alimbawa, kasi wala, hindi kasi tayo umaakit sa kanila kasi nga wala naman tayong mapupulot na araw. Diyos me. Nakakaloko pa yung kayo, mga dutertards, kayo mga ganito. Ganun pa lang, ano ka na? Pinagrada pa lang, bastos ka ng poke ng ina mo kay. Naghahanap na siya kagad ng away, di ba? Oo, correct. Kayo mga dutertards. Ewan ko sa ikaw, aliyot ka. Huwag na kayo pa naglalabas sa propaganda ang China, parang ha? Ano problema? Ano magagalit ka na minura-mura kita? You started this. I mean, okay. Bago matapos, pamura pala, putang ina mo bakla. Actually,